Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR, Dear MOR, magandang araw sa inyo, Popoy at Bettina, at hello na rin sa maraming listeners ng Dear MOR. Napasulat ako para ibahagi ang isang kwentong hindi lamang mula sa isang tao, kundi mula sa apat. Kwento ng isang tinatawag na pamilya. Nabuo ko itong sulat gamit yung pinagsama-samang kwento ng mga taong involved. Tingin ko kasi dapat ay mapakinggan ninyo ang kwento nila. Panigurado namang marami ang makaka-relate, sasang-ayon at kokontra. Ganito kasi yun. May isang pamilya na binubuo ng nanay, tatay at apat nilang mga anak. Panganay sa magkakapatid si Bert. Sinundan naman siya ni Bing. At pangatlo naman sa magkakapatid si Jet. At ang bunso ay si Kokoy. Lumaki silang maganda naman ang buhay. Hindi sila mayaman pero natutugunan naman ang lahat ng kanilang pangangailangan. Hanggang sa nasira ang lahat nang maghiwalay ang mga magulang nila. Nasa high school pa lamang si Bert at Bing noon. Sina Jet at Kokoy naman ay elementarya pa lamang. Iniwan sila ng kanilang ama. Samantalang nakahanap naman ng iba ang kanilang nanay. At doon na nga nag-umpisang mawala ang maginhawang buhay na ipinangako sa kanila ng kanilang mga magulang. Sa murang edad ay inako na ni Bert ang papel bilang nanay at tatay sa kanyang mga kapatid. Silang apat na magkakapatid lang kasi ang palaging nasa bahay. Minsan sa isang linggo lang kung umuwi ang nanay nila. Samantalang buwan-buwan naman silang dinadalaw ng tatay nila para bigyan ng pangkain. In short, naiwan ang mga menor de edad para alagaan ang mga sarili nila. Pressure kung pressure. Pero wala namang magagawa si Bert kundi ang gawin ang tungkulin niya bilang panganay. Lalo na at kinalaunan ay namatay ang nanay nila nang dahil sa karamdaman. Samantalang hindi na sila binalikan kahit kailan ng kanilang ama. Hanggang sa tumanda na nga silang lahat at nagkaroon na ng sariling mga buhay, ay hindi pa rin naaalis kay Bert na gawa ng paraan ang mga pangangailangan ng mga nakababata niyang kapatid. Halimbawa na lamang ni Jet na 38 years old na pero wala pa ring direksyon ang buhay. Pumisit naman siya. Napakahirap tanggalin. Kung saan-sana naman nagsusuot ng lalaki. Magandang araw ho ng Lot-Lot. O, Emong, andyan ka na pala. Sinong Berto? Teka sandali ha. Roberto! Hoy, Roberto! Andito na si Emong! Teka, andyan na. Hoy, Emong. Sana naman kayo pupunta ngayon? Nakikita mo itong mga nilalabhan ko? Puro bahid ng kalawang. Lasing! Amoy bakal! Amoy sinunog sa goma! Ano bang pinagagagawa nyo, ha? Naninigas na itong kamay ko sa kakakusot! Ah, pag wala ho kasing gawaan sa construction, sumasideline ho kami sa talir nung may-ari din ang pinapasukan namin. Aba, may sideline-sideline pang nalalaman itong si Bert, eh parang di naman nadadagdagan yung binibigay sa akin. Ah, eh, hindi rin naman ho kalakihan yung kita. Eh, hindi naman pala eh. Eh, bakit doon pa kayo pumupunta? Yun lang po kasi yung may opening pa. Oh, Emong! Tara na! Hoy, lalaki! Pwede bang ingat-ingatan mo naman yung damit mo? Sinasadya mo atang magpagulong-gulong sa grasa eh. Tignan mo nga tong mga kamay ko. Naluluto na sa sabon sa hirap labhan ng mga damit mo! Ah, pasensya ka na, Lot, ha? Eh, madugo kasi yung trabaho. Hindi pwedeng maarte. Pwes mag-brip ka na lang! Hindi lang damit mo ang nilalabhan ko, ha? Halos buong barangay ata sineserbisyohan ko. Hirap na nga ako maglabandera. Dagdag ka pa. Tapos pa sideline-sideline ka pa. Pero hindi naman nakakarating sa akin sina sideline mo.
Asa na yung mga kinita mo dyan sa sideline mo na yan, ha? Lot, di naman araw-araw yung sa talir eh. Tsaka maliit lang yung bayad doon na... Aba! Parang palusot ata yung lumalabas sa bibig mo, ah. Hoy, Roberto! Huwag mo sabihin may pinagagamitan kang iba. Umamin ka! Wala akong pinagagamitang iba, no? Alam ko na. Siguro may babae ka, ano? Lot, paalis namin ni Emong eh. Papasok namin sa trabaho, oh. Ngayon ka pa magagaganyan. Please lang mahiya ka naman kay Emong, oh. Aba, eh bakit ako mahihiya kay Emong? Ibang tao ba yan? Bata pa lang, kilala ko na yan. Di ba, Emong? Kachukrayan ko nga yung nanay mo, di ba? Tsaka yung tatay mong inutil. Opo. O, tama na, Bert. Eh, ang lagay, baka ikaw ang may nakakahiyang ginagawa. Naku po, Diyos ko ka naman talaga, oh. Lot, mabuti pa. Itigil mo muna yung labada mo. Pumasok ka muna sa bahay at magkape. Kumain ka na rin ng pandesal at may itlog na ako niluto doon. Dali na. Eh, masyado kang aburido eh, kaya aga-aga. Alam mo, gutom lang yan. Kung ano-ano tuloy, halusinasyon yung pumapasok dyan sa utak mo. Eh, kung hindi kasi sandamakmak tong labahin ko, eh di sana pagising sa umaga, pakape-kape na lang ako. Eh, kaso... Nako! Emong, anong oras ba? Ano na, malilate na tayo niya kay Bossing. Halika na, lumakad na tayo. Sige po. Sigurado ka, no? Oo na. Dali na, sipat na tayo. Hoy! Nagsasalita pa ako. Hoy! Bert! Buwisit ka! Sakay tayo ng bus eh. Punuan lahat. Patusin na kaya natin yung tatlong sakay. Ay. Sige, antay tayo ng dalawang bus pa. Eh kapag wala, eh, maglongkat na tayo ng biyahe. Sige po. Ay, nga pala. Sensya na yun mo nga. O di ba nakakakuma yung bunga nga ng asawa ko? Okay lang nung Bert. Sanay na ho ako. Dalawang bahay lang ho yung pag-ita natin pero parang katabi ko lang ho kayo. Alam na rin po kata ng mga kapitbahay natin kapag nag-aalburuto na sinang lotlot. Eh di bale, pera lang katapat mo. Makakakubra naman tayo mamaya kay boss eh. Koyang! Sino to? Jet? Koyang! Oh, Jet, eh bakit ka nandito? Saan ka pupunta? Sa inyo sana, Koyang. Sa amin? Mabuti, naabutan kita. Eh, papasok na sana kami nitong si Emong eh. Kay Jet! Uy, Emong, musta na? Koyang, ano kasi, may problema kasi ako eh. Problema? O ano yun? Baka pwedeng makahiram sa'yo. Ulit. Ano? Hihiram ka ulit? Teka, kakahiram mo lang, di ba? Sabi mo may utang kang kailangan bayaran. O ano na nangyari doon? Ano kasi, Kuyang, eh. Okay na yun. Wala na yun. Ano to ngayon? Ano to, iba to, meron kasing ano... In-apply ang agency. Alam mo na, abroad. Hinihingan ako ng pambayad eh. Di daw maayos yung papel ko kapag di ako nakabayad. Naku po, Jet naman. Kuyang, sayang to. Magandang oportunidad to. Ayaw mo yun, makakatrabaho na ako sa ibang bansa. Eh, akala ko ba may trabaho ka na sa Maynila? Meron. Pero, maliit lang yung sahod ng salesman eh. Saan ba napupunta yung sahod mo? Wala ka namang pamilya. May anak ako. Bakit? Nagbibigay ka na ng sustento sa anak mo? Kailan pa? Kuyang, sisermonan mo talaga ako dito? Kadami-daming tao, oh. Sino ba nagpunta-punta dito? Kuyang, papautangin mo ba ako o hindi? Sa'yo nakasalala yung kinabukasan ko. Kapag hindi ako nakabayad sa agency, wala na. Opo, kinumsensya mo pa ako. Nagsasabi lang ako ng totoo. Wala naman akong ibang malalapitan. Pag may mga ganitong problema, sino ba yung dapat na una kong puntahan? Ibang tao ba? Siyempre, pamilya muna. Yung ate Bing mo? Alam mo namang allergic sa akin yun. Tuwing dadalawin ko, malayo pa lang parang pinagtitiril ka na ako ng itim na kandila. Masisisi mo ba ate mo? Pupunta ka lang doon para manghingi lang din ng pera. Kuyang, sayang yung oras oh, magdesisyon ka na. Parang ngayon pa lang alam ko na kung may patutunguhan pa ako o wala na. Talaga, wrong timing ka palagi pumicture eh.
Isip na, Kuyang. Ay. Eh, magkano ba? Eh, 20 mil lahat. 20? 20 mil? Nako, wala akong 20 mil. Eh, kahit magkano lang. 10 o kaya, sige, kahit 5 na lang. Ambag lang, Kuyang. Ay. Eh, mo anong oras na? 7:30 po. Eh, oras pa ba tayo? Eh, kayo po. Alas 9 pa naman po yung bukas ng talir. Eh, baka matrapik tayo eh. Kuyang. Oh, sige na, sige na. Oo na. Oh, napabalik ka. Anong nakalimutan mo? Magdadala pala ako ng extra t-shirt. Ah, ganon? Sige. Itong lalaking to. Kanina pa lumayas, sabay babalik para lang sa t-shirt. Oh, bakit andun sa gilid si Emong? Hoy, Emong! Pa? Anong ginagawa mo dyan sa halaman ni Kapitan? Mukha kang holdapper. Wala po. Ha? Huh? Teka, parang may kasama si Emo. Sino yun? Lalaki? Teka. Aba, anak ng tupa! Si Jethro yun ah! Limtik nang mangungutang na naman ang hinayupak na yun! Hey! Jethro! Kala mo hindi kita nakikita? Halika dito! Asa na yung utang mo? Halika dito! Huhut-hut ka na naman sa asawa kung hudas ka! Huwag kang tatakbo! Animal! Lot-lot! Lot-lot! Ano bang ginagawa mo? Nakakahiya sa mga kapitbahay! Isa ka pa? Aray! Ba't mo ako sinapak? Isa ka rin tarantado eh! Pautang ka ng pautang dyan sa kapatid mong inutil! Akala mo naman napakayaman mo? Pala mo ning baboy na nga yung bunso nyo! Aray! Nagpapautu ka dyan sa Jethrong yan? Bobo! Loko, umayos ka! Kitang-kita ka naman kapitbahay oh! Huwag mo nga akong pigilan! Papakandahirap ko kakalaba, tapos ikaw nagtatapon ng pera? Tama na sabi! Lumayas ka sa harap ko! Aray! Layas! Lumayas ka kung ayaw mong ipasok sa puwit mo itong mga bareta! Layas! Magsama kayo ng kapatid mo, mga buwisit! At Bettina, nabigyan ko na kayo ng ideya kung ano ang ugali ni Bert. Ngayon naman ay isa-isahin natin ang mga kapatid niya. Unahin na nga natin si Jet o si Jethro. Si Jet yung tipong lumaki sa kalsada. Noong mga bata pa sila, palagi siyang nasa labas kasama ang kung sino-sino at gumagawa ng kung ano-anong mga kalokohan. Lalo na nung naghiwalay na ang mga magulang nila, ay mas nagkaroon siya ng kalayaang gumala-gala. Iba-iba ang naging barkada ni Jet, depende sa trip niya sa buhay. Pero bata pa lang, ay nahilig ng gumawa ng pera si Jet. Dahil naghirap nga sila, eh nag-isip na lamang siya ng paraan para madagdagan ang baon niya araw-araw. Nandyan yung makikipagpustahan sa mga laro, mapabasketball man yan, bilyar, o kahit mga simpleng larong kanto lang. Minsan magpapabayad para gumawa ng mga pabor. Nandiyan din yung mga magbebenta siya ng kung ano-ano. At nang mag-college ay namulat na nga si Jet sa mundo ng pagsusugal. At hindi na nga naalis ang sugal sa buhay nitong si Jet. Hindi na siya nakatapos pa ng kolehiyo. Sa halip, ay pinagtuunan na lamang niya ang kumita ng pera sa pag-racket-racket o kaya ay sa, ano pa nga ba, pagsusugal. Sinubukan ni Bert na turuan si Jet kung ano ang dapat niyang gawin para mas gumanda naman ang buhay niya. Pero Popoy at Bettina, hindi mo matuturuan ang isang taong ayaw
na matuto. Mayabang kasi si Jet, masyadong bilib sa sarili, pero wala ding ibang inisip kundi ang sarili niya. Katunayan niyan, pagtungtong ng edad 20, si Jet ang pinakaunang umalis sa bahay nila para mamuhay mag-isa. Ngayon na papunta na siya sa edad 40, ay hindi pa rin stable ang buhay niya. Wala pa rin siyang sariling pamilya at wala pa rin siyang naipundar kundi mga kabila ang utang, lalo na sa kuyang niyang si Bert. Bukod kay Jet, ay hindi rin mahihindian ni Bert ang nag-iisang babae sa kanila na si Bing. Pangalawa man si Bing sa magkakapatid ay parang siya ang bunso. Kumbaga, siya ang spoiled brat sa pamilya dahil pinagbibigyan ang lahat ng gusto niya. Sanay si Bing sa espesyal na pagtrato. Sanay siyang palaging inuuna at binibigyang halaga. Kaya naman nang makahanap si Bing ng taong kayang magbigay sa kanya ng lahat ng gustuhin niya, ay hindi na siya nag-atubiling sumama rito at bumuo ng sariling pamilya. Kaya taliwas kina Bert at Jet, mas nakaluluwag-luwag sa buhay si Bing. Bing! Bing! Bing, kuya mo to! Bing! Kuyang, baka wala naman si ate. Andyan yan. Nakabukas yung electric fan eh. Ha? Saan? Paano mo nakita? Eh, sa bintana malamang. Ayun no? Nakahawi yung kortina, kaya nandyan yan. Ay, oo nga no. Bakit tayo pagbuksan? Bing! Bing, kuya Bird mo to! Ewan ko nga rin eh. Lalo tuloy akong nagdududa. Ako kaya tumawag? Eh, wag na. Lalo lang magtatago yun. Alam mo namang pulgas ang tingin sa'yo ng ate mo eh. Ay, oo nga pala. Bing! Alam ko nandiyan ka. Bakit ba ayaw mong buksan yung pinto? Bakit di ka nagpapakita sa amin, ha? May problema ba, Bing? Bing, nasaan yung asawa mo? Bing, yung anak mo, nandiyan ba? Bing! Kuyang, baka tustado na tayo bago pa tayo pagbuksan ng pinto ni ate. Mamaya na lang kaya pag bumaba na yung araw. Tambay muna tayo sa tindahan. Hapdi na nung balat ko eh. Oh, kailan ka ba nag-imarte? Ala sige, ikaw sumilong ka. Ako na dito. Kasama pa ako sa'yo, wala ka rin palang silbi. Tss, ito naman. Bing! Alam mong kaya ko sirain tong pintuan nyo. May dala ako mga gamit ko, baka akala mo. Ah, sige ka. Babaklasin ko to at bahala ka magbalik. Kaya kung ayaw mo ng sakit ng ulo, buksan mo na to. O gusto mo, idamay ko pa yung bintana nyo. Bing, seryoso ako. Kilala mo ako. Ang init-init dito sa labas, oh. Mauubos na pasensya ko. Bakit ba, kuya? Ano bang kailangan mo? Oh, eh buti naman buhay ka pa. Oo, buhay pa ako. Okay na. O, umalis ka na. Eh, ano bang problema, Bing? Alam mo, kaduda-duda yung kilos mo, ha? Tsaka bakit nakasilip ka lang sa pinto? Buksan mo na maigi, ha? Papasukin mo kami. Kayo? Sinong kayo? Hi, te. Ay, nagdala ka pala ng mikrobyo. Alis na, kuya. Oo, wag mo sasara yung pinto. Kita mo yan pa ako? Maiipit ako pag pinilit mo. Kuya, ano ba? Umalis na sabi kayo. Papasukin mo na kasi kami. Nasaan na ba yung asawa at anak mo? Ano, sino ba kasama mo dyan? Ako lang nandito. Umalis sila. Okay lang ako, kuya. Kaya please lang. Eh, bakit ba ayaw mo kami papasukin? Oo nga, wala man lang bang patubig dyan? Kanina pa kami dito, napakainit. Kung gusto man ng tubig, dun ka sa kapitbahay, buwisit ka. Bing, bilang nakakatanda sa'yo, inuutusan kita. Buksan mo tong pinto. Hindi ko tatanggalin yan pa ako dyan. Kapag pinilit mo at nasaktan ako, itutulak namin to. Wala akong pake kung tumilapong ka kasama ng pinto. Tss, kuya! Isa.
Dalawa. Oh, ayan na. Yun. Ay, di marunong umintindi. Te, makikiinom ah. He, leche. Thank you. Bing, mag-usap nga tayo. Halika, umupo tayo dito sa sala. Ano ba nangyayari? Ilang buwan ka na namin di makagilap. Noong birthday ko, di ka nagpakita. Birthday ng anak mo, hindi ka man lang nangumbida. Tinatawagan ka namin, kinakasel mo. Online ka naman sa Facebook, pero di ka naman nagpaparamdam. Walang problema, kuya. Hindi mo ba nakikita? Okay lang ako. O, di paliwanag mo yung mga sinabi ko. Anong dahila? Sige nga. Wala. Trip ko lang. Bakit kailangan ba present sa lahat ng okasyon? Eh, magastos magparitot paroon eh. Magastos? Bakit? Dagat ba pagitan natin? Teka, nasan ba yung sawa mo? Tsaka, teka nga, nilalamig ka ba? Bakit balot na balot ka? Nakayapos ka pa sa sarili mo? Teka, may lagnat ka ba? Wala. Ilapit mo yung noo mo. May pagtsaga ba ng lagnat? Kuya, ano ba? Wala nga. Ang kulit naman eh. Ah, ayaw mong i-check kita. O sige, ha? Halika rito sa ospital. Ha? Bitawan mo nga ako, kuya. Nakakairita na kayo. Nananahimik ako dito, sabay... Aray! O bakit? La, anyari te? May masakit sa braso mo? Pilay ka? Kuya, utang na loob. Umalis na kayo. Patingin nga ng braso mo. Wala lang to. Oo na, sige na. Feeling ko lalagnatin ako. Pero kaya ko na sarili ko. Patingin sabi. Aray! Kuya, masakit na nga. Hinila mo pa braso ni ate. Itaas mo yung manggas ang damit mo. Kuya, wala lang to. Itaas mo! Itaas mo o ako mismo gagawa. Patingin ang braso mo. Oh, ayan. Hala. Ate, ano yan? Ano yan? Pasa o paso? Gawa to ng asawa mo. Ha? Nasaan siya? Asan yung demonyong yan? Kasalanan ko naman eh. Ano naman kasalanan mo para magawa niya sa iyan? Sabi ka nga ng totoo. Pag nagsabi ka ng totoo, wala akong gagawin sa asawa mo. Pero kapag pinagtakpan mo siya, alam mo kung anong kaya kong gawin. Kaya dali na, magsalita ka. Ganun lang talaga siya kapag lasing. Lasing daw? Kung hindi naman ako nagbubunga nga, hindi naman niya. Hindi naman siya. Nasaan siya? Kuya. Tinatanong ko lang. Nasa trabaho. Nasaan yung anak mo? Nasa biyanan ko. Ah, sige. Sasama ka sa amin. Kuya, hindi pwede. Jet, hanap ka nga ng bag dyan. Maliit ako kahit anong supot. Basta maghanap ka, ha? Ilagay mo yung mga damit ng ate mo. Utang na loob, kuya. Hindi ako pwedeng umalis. Mas lalo kaming magugulo pag lumayas ako. Ano? Aantayin mong maging lantang gulay ka na lang? Kuya, problema namin to. Problema naming mag-asawa to. Huwag ka nang makialam. Eh, kapag namatay ka, kaninong problema yon? Sa inyong dalawa lang? Sa tingin mo ma-petix lang kami pag nasa kabaong ka na? Hindi ako mapapatay ni Kevin. Sa ginagawa niya sa'yo, malapit-lapit na. Mag-asawa kami, kuya. Hindi ko siya pwedeng iwan. At bakit hindi? Magkadikit ba bituka niyo, ha? Kuya, utang na loob. Huwag na kasi kayong makialam. Pinapalaki nyo lang yung problema eh. Hindi kayo makakatulong para maging maayos kami. At sino ba may sabing tutulong kami? Kung ganyan lang din naman yung nangyayari sa'yo sa pagsasama nyo, aba, eh mas mabuting sarain na natin yan. Kuya naman eh. Bing, huwag kang matakot. Huwag! Kapatid mo kami. Kaya ka namin protektahan. Paanong anak ko? Sige nga. Pag umalis ako dito, baka hindi na ibalik sa akin ang biyanan ko yung anak ko. O pwes, pintuan ang biyanan mo ang sisirain ko. Isasama ko na rin yung pagmumukha ng asawa mo. Kuya, nagmamakaawa ako. Hayaan mo na ako, kuya. Alam mo, Bing, makinig ka sa akin. Ako nagpalaki sa'yo. Kahit kailan hindi kita pinagbuhatan ng kamay, ni isa sa mga kapatid mong lalaki, hindi ka nagawang saktan. Tapos itong Kevin na to, bababuying ka lang? Magtiwala ka sa akin, Bing. Akong bahala sa'yo at sa pamangkin ko. Dahil hindi kami tutunga nga lang dito ni Jet at haantaying malumpukan ang Kevin na yun bago kami kumilos. Mga nakakalimutan mo, bago ka naging asawa ng demonyong yun, una kang naging kapatid namin.
Mas nakakaluwag ang buhay ni Bing kumpara sa mga kapatid niya dahil may pera ang kinakasama niya. Pero hanggang dun lang yun, Popoy at Bettina. Ang totoo niyan, kabit si Bing ng isang negosyanteng itago na lamang natin sa pangalang Kevin. Mas matanda kay Bing ng 10 taon si Kevin at mayroon silang isang anak. Mapagbigay si Kevin pagdating sa pera at material na bagay. Huwag mo lang siyang pagbabawalang gawin ang mga gusto niya, lalo na ang pag-inom ng alak dahil hindi mo gugustuhin makaaway siya. Gaya na lamang ng nangyari kay Bing, palaging napagbubuhatan ng kamay ni Kevin sa tuwing nag-aaway sila. Pero nakakatawa nito, si Bing, yung tipo ng taong kayang tiisin ang sampal o suntok ng kinakasama niya. Huwag lang mawala ang tinatawag niyang nakaaangat na pamumuhay na meron siya. Hindi niya gustong tumira sa maliit na bahay gaya ng Kuya Bert niya. At talong hindi niya gusto na magbakasakali sa pautang-utang gaya naman ng kapatid niyang si Jet. Sa lahat ng bagay na pwedeng pahalagahan ni Bing, pride niya ang nasa pinakataas ng listahan. Yun nga lang, dumating na sa puntong sapilitan na siyang kinuha ni Kuya Bert sa puder ng kinakasama niya. Ang anak naman ni Bing ay kinuha ng nanay ni Kevin. Pumayag naman si Bing dahil wala naman siyang sapat na pera para buhayin silang mag-ina. Bing, nagpapasalamat ako sa pagpresenta mong magluto ng hapunan. Pero hindi mo naman sinabing gagamitin mo pala yung laman ng ref namin. Itong mga isdang prinito mo, bala ko sanang ipaksiyo to bukas. Mas matagal kasi ang paksiyo. Aba, buti na lang pala at prinito ko na ngayon. Dahil pag nagkataon, ipaksiyo na naman yung ulam natin ng ilang araw, ganon? Aba, ay mabuting mga may suka kaysa sa walang makain. Sana next time kung magbo-volunteer kang magluto, eh sana ikaw na rin ang bumili ng pangsahog, ha? Sorry, Ate Lotlot, ha? Nagmamagandang loob lang naman ako. Ay, hindi. Okay lang, Bing. Nagpapasalamat ako sa pagmamagandang loob mo. Ang sinasabi ko lang, eh sana next time, medyo laliman mo pa. I-extend mo pa ng konti gaya ng kusang pamamalengke. Pero salamat. Salamat talaga sa pagprito ng isda. Oh, ano yan? Away na naman? Ay, hindi, Bert. Nagmagandang loob nga yung kapatid mong gamitin yung mga laman ng ref natin. Kau naman, Ate Lotlot. Wala namang masyadong laman yung ref nyo. Ay, nako. Mabuti pa kumain na lang tayo. Nagugutom na ako at pagod ako galing construction. Mabuti pa nga. O, umupo ka na, Bert. Oh, kutsara, tinidoro. Ay, salamat. Pabod nga ng kanin, Bing. Oh, kuya. Sausawan mo, Bert. Suka? Oo. O, ito. Akin na ba sa malot? Lalagyan ko ng tubig. O, ayan. Ah, sige, teka. Ako nga rin, kuya, pwenging tubig. Kokoy? Kokoy? Uy, basta. Ito ka na pala, ate. Aba, himala. Lot. Buti naisipan mo ring umuwi. Wala ka ng pera? Kokoy, kumain ka na ba? Alika na dito, oh. Sakto-sakto uwi mo. Kain na. Ah, gege. Totoo palang chismis. Dito ka nakatira pero para kang kabuti. Halos kalahating buwan na akong nandito pero ngayon lang kita nakita, Koy. Parang ito ang pinakamatagal mong hindi ka umuwi, Koy. Dati kada linggo umuwi ka naman. Oh, kumusta naman, Koy? Saan ka napunta? Dyan lang. Buti nakauwi ka na. Ano mga ginawa mo? Ay, nga pala. Pinuntahan mo ba yung sinasabi ko sa yung part-time? Bukas, kuya. Ah, bukas. Sige. Okay ka lang, Koy? May masakit ba? Kanina ka pa singhot ng singhot. Mabuti pa, kumain na tayo.
Bing, kain na. Nagtatanong lang eh. O, mamaya na kwentuhan. Dumalamig yung pagkain. Kote, ba't ka nandito? Kalahating buwan na kamo? Hay, nako, mahabang kwento. Umpisa ka muna. Lot, pakuha naman ako ng tubig. Nanunuyo yung lalamunan ko eh. Ano ba? Pakuha sandali ng tubig. Kumuha ka mag-isa mo, hindi mo ko utosan. Makabangon na nga. Huwag mong bubuksan ang ilaw. Sisipain kita. Wala. Saan na ba yung mga baso? Teka, kita ka ba sa banyo? Parang may tao pero hindi naman nakasara yung pinto eh. Masilip ka at baka may nakapasok na ibang tao dito sa bahay. Teka. Okay? Oh, kuya. Anong ginagawa mo dyan sa sahig ng banyo? Ano? Wala. Oh, ano yung hawak mo? To? Regalo ng tropa. Regalo ng tropa? Ng kaibigan mo? Gusto mo, kuya? Gusto ko ba? Teka, ano ba yan? Di ko nga alam kung ano... Sandali. Kokoy, droga ba yan? Nagdodroga ka sa pamamahay ko? Nabilis lang naman, kuya. Kaya, unti lang to para... Halika nga. Kuya! Kapal ng mukha mong gawin niya sa loob ng pamamahay ko. Kuya, bitaw mo, kuya. Nandito yung asawa ko at mga anak ko. Paano kapag nagdilim yung panangin mo, ha? Anong kahayupan yung magagawa mo kapag nawala ka sa sarili mo, ha? Kuya, bitaw. Ano, papatayin mo kami? Ha? Hahalain mo yung asawa ko? Ha? O yung anak ko babae? Ha? Eh, ano kaya kung unahan na kita, ha? Patayin na kaya kita ngayon pa lang. Diyos ka, Bert! Kokoy! Bert, ano ba? Tama na! Tama na! Utang na loob, tama na! Bert! Ano ba? Bert naman eh! Tama na sabi! Baka makita kayo ng mga bata, ano ba? Bert! Diyos ko, ano bang nangyayari, ha? Bakit kayo nag-aaway? Bert! Ano nangyayari? Magsalita ka! Kung ganyan lang din naman pala yung gagawin mo dito, huwag ka nang umuwi. Lumayas ka na. Ituloy-tuloy mo na. At huwag ka na magpapakita. Kinupkop kita. Pinatuloy kita dito sa bahay ko tapos gagawa ka lang ng kawalang hiyaan? Teka. Ano pinagsasabi mo dyan? Ano yan? Anong reaction yan? Okay ka lang ba, uya? First time muna lamang nag-addict ako? First time? Ano ka mo, Koy? Addict? Nagdodroga ka? Saka rin eh! Ba't ba kayo ganyan? Parang mga wala kayong alam bigla ah! Ikaw kuya, huwag mo sabihin wala kang alam! Baka sinungaling mo nun! Ikaw nga ito nagbibigay ng pambili sa akin eh! Ano? Hoy! Kailan kita binigyan ng pera para mag-addict? Eh, para saan pa yung perang inaabot mo sa akin ha? Pangkain mo! Pamasahe para makahanap ka ng trabaho! Pambilisanan ng kailangan mo! Nang kailangan mo at hindi ng bisyo mo! Ay gago talaga ba? Maniwala ako sa'yo. Akala mo hindi ko alam na kaya mo ako binibigay ng pera para lumayas na ako dito? Kasi pag nandito ako, ramdam niyong pabigat ako, di ba? Kaya mas okay na gumala ako kung saan kaysa nandito ako sa bahay. Eh pag nandito nga naman ako, mas marami bibigyan kailangan pasakan ng pagkain. Sabagay, pag nakasyab nga naman ako, busog na ako. Eh di ba? Di na ako kakain. Kuya, ano itong pinagsasasabi ni Kokoy ha? Kunwari, patulong-tulong ka sa akin. Pero ang totoo, pinagdadasal mo sana hindi na ako bumalik o kaya sana matukhang ako para mabuwasan ka na ng tinig, di ba? Ang kapal ng mukha mo, no? Wala kang utang na loob. Inabutan kita hanggat makakaya ko. Dahil baka sakaling maisip mong kumilos para sa sarili mo. Baka sakaling maisip mong magbago, mamuhay ng maayos.
Asus! Talaga ba? Kaya ba ngayon kumakaarte ka parang ay mula nalaman ang pinagagawa ko sa buhay, ha? Sinabi ko bang ipambili mo ng droga yung perang binibigay ko sa'yo? Sino ba tanga magbibigay ng pera sa adik? Ano? Ano nga naman ipambibili ko ng libro yun, ha? Eh yan naman pala yung tingin mo sa pagtulong ko sa'yo, eh. Eh ditigil na natin tong kalokohang to. Mag-empake ka na at lumayas! Hindi kita kailangan dito. Wala kang utang na loob. Ang hirap sa'yo. Tutulong ka na nga, pero pinaparamdam mo doon sa tinutulungan mo na ang laki niyang pabigat. Tama ba? Ha? Gustong gusto mo talagang sagarin yung pasensya ko, no? Sa bagay, tama ka naman. O sige, tama ka na. Inamin ko na. Sino nga naman kasi mag-enjoy tumulong sa taong ayaw tulungan yung sarili? Sige nga. Yung paulit-ulit mo nang sinusubukan hilahin pataas, pero mas gusto talagang tumambay sa ibaba. Aba, mabigat talaga. Nakakasama talaga ng loob mag-aksaya ng panahon at ng pera. O yan, masaya ka na. Inamin ko na. Sus, ita mo na. O tapos ano, kinaganda ba ng buhay mo yung pag-amin kong oo? Isa kang malaking pabigat sa buhay ko? Hindi. O hindi pala eh. Anong punto mo? Sige nga. Pero dahil nagkakaalaman na, pwede ka nang tumigil sa pagpapanggap mo na akala mo kung sino kang busila kang puso. Magpakatotoo ka na. Di mo kailangan mapilitang gumawa ng mga bagay, masabi lang na isa kang ulirang kapatid. O ano, okay ka na? Sabi, oo naman. Okay na okay. Kasi sa wakas pinakita mo rin yung tunay mong kulay. Bata pala, ganyan ka na eh. Gagawin mo lang isang bagay kasi sinabi ni nanay o kaya sinabi ni tatay pero hindi dahil gusto mo talaga. Kung tapos ka na, baka pwedeng lumayas-layas ka na sa bahay ko. Ito na, alis na. Baka pwedeng kunin ko muna yung mga gamit ko, no? Nakakahiya naman. Baka masabihan din pabigat yung mga brief ko sa mga t-shirt na butas. Dalian mo na! Easy, okay? Easy lang. Kaya ikaw, Tibing, mag-isip-isip ka rin. Di ka special, uy. Kung anong tingin sa akin yan, ganun din sa'yo. Hindi naman ako drugista, no? Tanong, may ambag ka ba? Naku! Patay tayo dyan! Opoy at Bettina, yan ang bunsong si Kokoy, isang adik. Nakatira pa rin siya sa puder ni Bert. Nasa mahigit 30 anyos na siya ngayon. Sa kanilang apat, si Kokoy ang halos hindi na matandaan ang mga magulang nila. Sobrang bata pa kasi ni Kokoy nang iwanan sila. In short, lumaki siyang walang magulang. At sa totoo lang, wala siyang naging ka-close sa mga kapatid niya. Sina Bing at Jet ay may mga sariling mundo, habang si Bert naman ay masyadong malayo ang agwat kay Kokoy para magkatugma sila ng pag-iisip. Kaya simula pagkabata ay never niyang nakausap at nakilala ng maigi ang mga kapatid niya. Ang alam lang niya ay magkakapatid sila at magkakasama sa bahay. Masasabi nating loner itong si Kokoy. At nadala rin niya yun hanggang sa pagtanda niya. Gaya ng mga kapatid niya, gumawa rin siya ng sarili niyang mundo. Nakatapos ng vocational course si Kokoy pero sa kasamaang palad ay ibang landas ang ginusto niyang tahakin. Hindi naman siya masamang tao. Wala naman siyang nasasaktan. Wala siyang ginagawang masama maliban na lamang sa hindi pagkakaroon ng matinong trabaho at ang pagka-addict nga sa droga. Hindi alam ni Bert kung papaano at kailan nag-umpisang gumamit si Kokoy. Ang totoo niyan, walang kaalam-alam si Bert tungkol kay Kokoy. At aminado si Bert na madalas ay mas gusto niyang wala na lamang sa bahay nila si Kokoy. Dahil wala namang ambag bukod sa pagiging palamuni. Madaming responsibilidad si Bert, kaya't hanggat maaari ay gusto niyang bawasan ang mga isipin niya. Dahil ang totoo, hindi lahat ng tumutulong ay gusto ang ginagawa nila. Marami dyan ang napipilitan dahil kailangan. Napipilitan dahil kaibigan,
napipilitan dahil kapatid. Napipilitan dahil ayaw magmukhang masama. Uulitin ko, iyan ang totoo. Sa kabilang banda, kung sino pa ang tinutulungan, siya pa ang may ganang magalit. Kung sino pa ang nangangailangan, ay siya pa ang hindi makontento. At kung sino pa ang walang ambag, ay siya pa ang humihingi ng sobra-sobra. Popoy at Bettina, welcome sa isang tipikal na pamilyang Pilipino. Hindi naman sa tayong Pinoy lang ang may ganitong klaseng pamilya. Ang akin lang, magpakatotoo tayo. May mga pamilya talagang pinagpala sa sakit ng ulo, sa pabigat. Yung pamilyang may direksyon naman ang buhay. Baku-baku nga lang ang daan at tad-tad ng kaliwa at kanan ang direksyon. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Ambag. Popoy at Bettina, pagkatapos ng komprontasyon sa pagitan ni Bert at Kokoy, ay tuluyan na ngang umalis si Kokoy at hindi na nagparamdam pa. Si Bing naman ay nanatili sa bahay ni Bert kasama ang pamilya niya. Wala naman kasi siyang ibang mapupuntahan pa. Samantalang si Chet ay hindi nakikitira kina Bert pero tumatanggap pa rin ng kaunting pera mula sa kuya niya. Sumatotal, tila dalawa ang pamilyang cargo na buhayin ni Bert bilang isang construction worker at bilang isang mekaniko. Alam na alam ni Bert na hindi sasapat ang kita niya. Kaya minabuti niyang kumuha ng isa pang sideline. Umiram siya ng motor sa boss niya sa talyer at nag-sideline bilang delivery boy. Noong una kahit papaano ay higit sa sapat ang nakukuha ni Bert. Yun nga lang, sa kasamaang palad ay naaksidente siya habang nagmo-motor. Bukod sa balibaling buto, ay napuruhan sa ulo si Bert. Dahilan para mabaldado ang kalahati ng katawan niya. Sa pagkakataong ito, Popoy at Bettina, ay maraming magsasabing malas si Bert. Pero ang totoo, mas malas ang mga taong sa kanya lang nakaasa. Jet, andito ka na pala. Ba't ang tagal mong dumating? Traffic eh. Sus! Oh, asan si Ate Lotlot? Bumili lang ng tinapay. Si Kuya, gumising na ba? Ewan ko lang. Kalahating oras pa lang ako nandito eh. Hay, hanggang kailan pa daw si Kuya dito sa ospital? Ang huli kong balita, pwede na raw ma-discharge kung kaya naman daw sa bahay magpahinga. Higaan lang naman, tsaka matinding mga gamot ang kailangan ni Kuya. Di kailangan bantayan ng maigi si Kuya niyan. Hindi siya makakalakad, saka tinamaan din yung mata niya, ano? Oo. Teka, bakit ako tinatanong mo? Dapat mas may alam ka, di ba? Si Ate Lotlot ang nandito para magbantay. Ako nasa bahay, binabantayan yung mga bata. As if naman babalitaan ako ni Ate Lot. Oo nga pala, ano? Ano nang gagawin natin ngayon? Anong gagawin natin? Paano tong si Kuya? Paano natin babayaran tong ospital? Hayaan mo na asawa niya mamroblema. Yun na yun? Tingin mo ba kaya ni Ate Lotlot yung mga gastusin dito? Parang kailangan pa yatang operahan ng binti ni Kuya eh. Anong gusto mong gawin natin? Magambagan? May pera ka? May pera ako? Sa bagay. Kaya nga may asawa si Kuya eh. Para may mamroblema para sa kanya. Di nga tayo magkanda o gaga sa kakahagilap ng pera para sa mga sarili natin eh. Kung binabayaran mo kaya mga utang mo sa kuya mo? Ate, nandiyan ka na pala. Magandang araw po. Uy, Emong, musta? Okay lang po. May dala po pala akong pagkain galing po sa mga katrabaho namin ni Nung Bert sa talyer.
Emong, pakilagay na lang dyan sa lamesa sa gilid. Sige po. Tsaka... ng lot. Ito po pala, oh. O, ano tong sobring to? Galing din po sa talyer. Pasensya na ho, yan lang ho yung kinaya nilang mabuo. Naku, salamat, Emong. Napakalaking tulong nito. Yun! Yun na lang ang gawin natin. Tawagan naman natin yung mga katrabaho nyo, Emong, sa construction. Ang dami nun. Pati boss nyo. Big time yun, di ba? Ano ba naman yung tumulong siya sa empleyado niya, di ba? Huwag mo nga ibahin yung usapan, Jet. Anong sinabi ko kanina? Bayaran mo yung mga utang mo sa kuya mo. Imbis na sa iba ka magturo, bakit hindi mo umpisahan sa sarili mo? Mas makakatulong ka sa ganung paraan. Ate Lot, alam mo namang may pinaglalaanan na ako ng mga inutang ko kay kuya. Na wala namang pinatunguhan. Halata namang walang-wala ako, di ba? Aba, malay ko. Malay ko kung gipit ka o gipit-gipitan ka lang. Teka nga, Ate Lot-Lot. Bakit ba pinag-iinitan mo si Jet, ha? Anong gusto mo, ikaw? Isa ka rin, eh. Anong isa rin ako? O sige, ano? Ano na namang nagbabagang balita mo tungkol sa akin? Ano pa bang ibabalita ako sa'yo, eh? Alam na alam ko na lahat. Kinuha ka lang panandalian ng kuya mo sa poder ng asawa mong abusado. Pero parang wala ka ng balak umalis sa bahay namin. Hindi mo na yata naisip na nakakahiya naman. Isang pamilya na sila doon tapos nakikisiksik pa ako. Ate Lot, sino bang may sabing ayokong umalis? Yang si kuya lang naman ang nagpupumilit na dun muna ako sa inyo bilang wala pa akong trabaho, wala pa akong kahit ano. Paano ka makakapagtrabaho? Hindi ka naman naghahanap. Paano mo nasabi? Eh bakit wala pa rin hanggang ngayon? Sige nga. Ay, feeling mo madaling maghanap? Sa bagay, sa tanang buhay mo, hindi mo naman na-try maghanap ng trabaho. Ano bang alam mo bukod sa paglalaba? Lakas naman ang loob mong mangmata. Eh sa ating dalawa ako yung kumikita kahit papaano. Oh, yun naman pala eh. Kumikita ka naman pala. Bakit hinahanapan mo pa kami ng pera? Eh mukha naman kayang-kaya mong bayaran yung bills dito ni Kuya sa ospital. Pwede sana kaso yung mga naipon ko na punta kong di nasa mga bulsa nyo, nasa tiyan nyo na. Ate. O, papapap! Huwag mo sabihing hindi totoo yon. Alam mong hindi kaya ng kuya nyo sustentohan ang sarili niyang pamilya at tatlo pang bunganga na siya lang mag-isa. Lahat ng mga kinain mo simula pumasok ka sa pamamahay ko, eh ako ang baby... Nanunumbat ka talaga, ate? Bakit hindi? Masarap manumbat sa taong hindi marunong magpasalamat. Paano ka naman magpapasalamat kung isusupalpal din pala sa'yo yung mga tulong na binigay sa'yo kuno? Eh sa araw-araw na lang ate, puro reklamo ka eh. Konting kibot ko lang, puro ka dabog dito, dabog dyan. Oo nga eh. Sama kasi ng loob ko. Ewan ko ba dito sa lalaking to? Ang tatanda na ng mga kapatid, hinahayaan pa rin yung umasa sa kanya. Akala mo kung sinong mayamang nagtatapon ng pera. Ang tawag doon, Lot-Lot, pamilya. Buisit na pamilya yan. Isang sugalero, isang kabet, isang durugista. Aba, ang saya ng pamilya niyo ah. Ano yan, sirkus? Paki mo. At paki mo rin kung nagmamalasakit si Kuya Bert sa amin. Malasakit o pasakit? Kapatid kami ni Kuya Bert. Kahit anong dadamo dyan, hindi magbabago yon. Hindi ka siguro mahal ng pamilya mo, kaya inggitera ka sa pamilya namin. Hoy, simula nang ikasal kami, kami na ang pamilya ni Robert. Ay, teka lang ha, awat muna ha. Hindi lang tayo ang may pasyente dito sa ward. Medyo nakakaistorbo na yata tayo sa ibang pasyente. Tuloy nyo na lang yan sa bahay. Hindi na, wala ng part 2 na magaganap. Dahil hindi na ako uuwi sa bahay nila. Sa bahay nilang kala mo pagkalaki-laki. Ayan ate Lot-Lot ha, masaya ka na? Aalis na ako sa mansyon. Wala nang makikihati sa pagkain nyo, sa kuryente, sa tubig, ultimo sa sabon at shampoo. Ayan, iyong-iyo na. Aba, salamat Bing. May mapupuntahan ka naman pala, hindi mo sinabi. Sinasabi mo dyan? Kanina atat na atat kang palayasin ako, tapos ngayon kinakabahan ka, no? Kaya mo yan, Ate Lot-Lot. Ikaw na rin ang nagsabi, di ba? Simula nang ikasal kayo, kayo na ang pamilya. At kaming mga kapatid ko, eh saling pusa na lang sa buhay ninyo. Popoy at Bettina, sa pagkakataong ito ay oras na para mas kilalanin ang asawa ni Bert na si Lot-Lot. Sa umpisa pa lamang ng storya ay alam nyo nang isa siyang bungangerang asawa, reklamador at hindi nauubusan ng ipupukol sa mga kapatid ni Bert. Pero kahit pa nga ganoon ay hindi siya yung tipo ng asawang nakatunga nga lang.
tinutulungan niya si Bert sa pamamagitan ng pagiging labandera at manikurista sa lugar nila. Si Lot-Lot ang nagsasabi ng mga bagay na hindi magawang sabihin ni Bert sa mga kapatid niya. Dahilan para hindi makasundo ni Lot-Lot ang mga kapatid ni Bert, lalong-lalo na nga si Bing. Siyempre, bunganga versus bunganga. Hindi naman papatol sa talakan si Chet at Kokoy. Alam nilang kapag pinatulan nila si Lot-Lot, ang kuya nila ang makakalaban nila. At sa panahon ng krisis gaya ng sitwasyon ni Bert, ay dito na nga magkakaalaman kung sino ang tunay na pamilya. Sino ang mananatili kapag wala na silang mapapala sa iyo? Sino ang handang umalalay na literal sa taong nangangailangan ng tulong? Sino ang may ambag sa pamilya? Sino nga ba? Ang sagot ay wala kina Bing, Chet at Kokoy. Lot. Lot. Bakit, Lot? Ano? Bakit, Lot? Tubig? Hindi. Banyo? Oo. Oh. Lot. Uy, teka, sandali. Oh, teka, ito na. Tatayo na ako. Sandali lang. Oh, hawak ka sa kamay ko. Dahan-dahan. O, sumampa ka na sa likod ko. O, lalakad na ako, ha? Huwag kang malikot. Hawak ka lang. Eto na. Konting lakad na lang. Bert, teka. Ang bigat mo eh. Teka. Teka, Bert! Sorry. Pasensya ka na. Hindi ko kinaya. Pasensya ka na. Saan ang masakit? Saan? Naku, sorry talaga. Halika na. Subukan natin ulit. Kapit ka na ulit sa akin. Bert, sandali lang ha. Malapit na matapos tong piniprito kong talong tapos papakainin na kita. Ay, sakit ang likod ko ah. Mali ata ang pagkakatumba namin ni Bert. Lot-Lot! Lot-Lot! Hoy, Lot-Lot! Lumabas ka dyan! Sino yon? Teka nga. Ano ho yun? Oh, Jane! Ikaw pala. O ano na, Lot? 5 buwan na yung utang mo. Jane, pasensya ka na ha. Kita mo namang hindi pa kami makabawi. Lot, lahat naman tayo hindi makabawi eh. Ang problema, hindi ako makabawi kasi hindi nagbabayad yung mga nangungutang sa akin. Isa ka na doon. Nagtiwala ako sa iyo kasi magkaibigan yung mga asawa natin. Eh paano na yan? Jane, ikaw na rin ang nagsabi. Magkaibigan yung mga asawa natin. Kaya baka naman makahingi ng konting palugit pa. Palugit pa? Eh parang wala ka naman ata talagang pambayad eh. Hindi, Jane. Ngayon lang kasi hindi pa magaling yung asawa ko. Lot, nabaldado na yung asawa mo. Hindi nagagaling yan. Magbenta ka na lang ng kidney o kaya katawan mo. Gawa mo ng paraan. Ano ka mo? Lot, walang mangyayari sa palabalaba at pagkutkot mo ng kuko ng ibang tao. Mag-isip-isip ka pa. Dapat yung utak desperada. Jane, hindi pa ba ako mukhang desperada? Hindi pa. Kapag natuto ka magbenta ng di dapat ibenta, yon masasabi kong desperada ka na. Okay, alis na ako. Babalik ako sa Linggo ha, ihanda mo yung pambayad mo o magtago ka kung saan ka pwede magtago.
ba tong bahay? Ang dumi-dumi! Ang daming kalat! Alaysa! Alaysa! Yung kapatid mo nag-trike na papasok! Bakit hindi ka pa sumabay? Alaysa! Nay. O bakit hindi ka pa naka-uniform? Nay, Nay, pwede po kayang hindi muna ako pumasok? At bakit naman, Aber? Eh, Nay, may group project po kasi kami. O tapos? Wala po kasi akong pang-ambag. Pang-ambag? Bakit? Magkano ba yon? 200 daw po. 200? Eh, bakit ang mahal naman? Mahal daw po kasi yung pag-print ng colored. Ay, anong subject ba yan? Sa history po. Isang subject lang naman, di ba? Sabihin mo na kalimutan mo. Nay, hindi pwede. Magagalit sila sa akin. Eh di sabihin mo yung totoo na wala tayong pera. Hirap ka mo tayo. Nay naman eh. Tutuksin nila ako noon. Eh ano bang gusto mong gawin ko, Alaysa, ha? Mag-magic ako ng pera? Walang trabaho ang tatay mo. Ako na lang ang kumikilos dito. Huwag ka na lang kaya mag-aral. Tumigil ka na sa pag-aaral. Nay. Nay, huwag, Nay. Tapos ngayon, aayaw-ayaw ka. Pumasok ka! Pag hindi ka pumasok, kakalbuhin kita, makikita mo! Magbihis ka na! Opo. Dalian mo! Lot! Ay, ito na naman po tayo. Lot! O ano? Sandali! Lot! Andyan na! O ano ba yon? Galit ka. Ano? Lot. Ha? Galit ka. Bert, ayusin mo. Hindi kita naintindihan eh. Bakit, Lot? Bakit ba? Bakit ba iniiba-iba mo yung sinasabi mo? Bakit, Lot? Bert. Bert, ayusin mo. Anong kailangan mo? Nagugutom ka ba? Nauuhaw? Bakit, Lot? Kailangan mong magbanyo? Bakit? Lot. Bert, ano ba? Paiba-iba ka na sinasabi eh! Ano ba ha? Ano bang gusto mo? Ano namang gusto mo? Hindi mo ba nakikita? Ang dami-dami kong kailangan gawin. Na hindi na nga ako makaligo ng maayos eh. Yung inutangan nating kaibigan mo, dumaan na naman kanina. Nakipagtalo na naman ako. Bukas, ano na namang sasabihin ko? Bert, pagod na ako! Pagod na ako! Bakit, Lot? Ba't umiyak? Bert, pwede kayang iwan na kita. Bert, hindi ko na kaya, Bert. Susuko na yung katawan ko. Ang sakit. Sakit na ng katawan ko. Yung utak ko parang sasabog na. Parang konti na lang mababaliw na ako, Bert. Konti na lang. Yung mga bata hindi na kumakain ng maayos, Bert. Pagpayat-payat na nila. Kaya, Bert, pwede kayang iwan na kita. Gusto ko lang magpahinga. Gusto ko lang patulog ng mahaba. Alam mo yun, kasi mababali na ako kakabuhan sa'yo. Mababali na ako kakabuhan sa pamilyang to. Mm-hmm.
ikaw o kaming mga anak mo. Mamamatay kami dito, Bert. Mamamatay kami kasama mo. Kaya pasensya ka na. Magalit ka na kung gusto mo, pero sinusubukan na kita. Suko na ako, Bert. Suko na ako. Popoy at Bettina, hindi naman agad iniwan ni Lot-Lot si Bert. Pero pinaghandaan na niya ang pag-alis niya kasama mga anak niya nila. Nagdesisyon si Lot-Lot na umuwi sa magulang niya sa probinsya. Salat din ang pamilya ni Lot-Lot doon pero kailangan niya na makakatulong para maalaga ang mabuti ang mga bata. Totoo kasi ang sinabi ni Lot-Lot. Simula ng mabaldado si Bert, ay si Lot-Lot na ang kinailangan magtrabaho. Wala naman siyang ibang alam gawin, kundi maging labandera at manikurista. Hindi naman siya pwedeng umalis ng bahay. Doon talaga nasubok ang pagiging asawa ni Lot-Lot. At ginawa naman niya ang tungkulin niya bilang asawa. Pinakauna na sa lahat ay ang magtiis. Pero hindi sapat. Kulang na kulang sila sa pagkain. Si Lot-Lot ay binibigay na lamang ang parte niya sa mga anak niya. Literal na nangangayayat na sila. Kasi naman bukod sa pang-araw-araw na gastusin ay nandiyan ang tubig, kuryente at mga gamot na kailangan ni Bert. At higit sa lahat, kailangan nilang magbayad ng maraming utang. Marami kasing naiwang utang ang pagkakaospital ni Bert. Popoy at Bettina, mahal na mahal ni Lot-Lot si Bert, pero pagod na siya. Pagod na ang katawan, lalo na ang isipan niya. Kaya naman naisip niyang iwan na si Bert sa mga kapatid niya. Naisip niyang oras naman para sila ang tumulong. Oras naman para matuto silang maging responsable sa buhay ng ibang tao, bukod lamang sa kanilang mga sarili. Na ba? Ay, bangon na nga. Oh, ano ba yun na? Bakit bang aga-aga sigaw ka ng sigaw? Banyo. Ano ka mo? Banyo. Ah, banyo. Ay, kuya, pwede kayang mag-diaper ka na lang? Tss, kaya lang parang mas hassle yata yun. Ang mahal pa ng diaper pang matanda. Ay, bigat-bigat mo kasi. Kita mo ba yung katawan mo sa katawan ko? Nakakapagod ah. Huwag ka na lang masyadong uminom ng tubig buong araw para hindi ka banyo ng banyo. Banyo! Oo, teka. Pwede mag-warm up muna at at masyado eh. Paano ba to? Oh, kumapit ka ah. 1, 2, 3.
Oh, dahan-dahan ha. Oh, ayan na. Ayan na yung higaan mo. Bibitawan na kita ha. Ay, Diyos ko po, sa wakas. Grabe, ang sakit ng likod ko. Aray ko, aray, aray. Ay, naku. Pasensya ka na ha. Ano ba kasi itong nangyayari sa mga buhay natin, kuya? Ay, parang hindi naman dapat ganito. Parang nung elementary ako, parang ang ganda naman ng buhay natin. Kailan ba nagka-leche-leche lahat? Naalala mo ba? Kailan nga ba? Sa totoo lang, hindi ko na matandaan. Pero ang pinakatanda ko ay yung araw na first time kong nagalit sa'yo. First time, tapos hindi na nawala. Naalala mo yung time na aalis si tatay ng bahay? High school yata ako noon. Tapos gusto kong sumama sa kanya. Naglagay na ako ng mga damit sa school bag ko. Tapos ayaw akong isama ni tatay. Pero nagpupumilit ako. Sinampal mo ako noon, tanda mo? Parang lumipad yung mukha ko noon eh. Tandang-tanda ko pa rin yun kasi hindi ko gets. Bakit pinigilan mo ko? Eh, mas gusto ko nga kay tatay. Mas gusto namin ni Jet kay tatay. Kasi siguro kung sa kanya ako sumama, baka mas maganda yung buhay ko. Eh kaso, ikaw eh. Bata pa lang tayo, panira ka na ng mga plano sa buhay. Gaya ngayon, kung di mo ako kinuha sa poder ng kinakasama ko, baka kahit papano may pera akong malaki ngayon. Okay lang, puro sapak, basta hitik sa laman yung bulsa ko. At least may pambili ako ng gamot, di ba? Pero wala eh. Kaya, karma mo siguro yan, kuya. Aminin mo man o hindi, ikaw yung sumira ng buhay natin. At di lang ako yung nakaisip noon. Pati si Jet, saka si Kokoy, yun din ang tingin sa'yo. Magkapatid tayo. Anong sabi mo? Magkapatid tayo. Magkapatid? Di ko nga alam kung anong ibig sabihin ng magkapatid eh. Pero kung ganitong buhay lang din naman yung dala ng pagkakaroon ng kapatid, sana pinanganak na lang akong mag-isa. Ay, teka. Anong oras na ba? Dapat nandito na si Jet ah. Toka niya ngayong umaga eh. O, dyan ka lang kuya. Gagayak lang ako. May lakad ako eh. O kuya, ayan na tanghalian mo. Nagagalaw mo naman yung kaliwang kamay mo, di ba? Di na kita susubuan, kaya mo na yan. Nak ng toko naman. Mag-aalauna na, wala pa rin tong si ate. Kain ka lang dyan, kuya. Anong oh? Uy, mag-aalauna na. Kanina ka pa dapat nandito. Nasa trabaho pa ako. Nek-nek mo? Wala ka naman trabaho eh. May racket ako. Racket-racket? May lakad ako, te. Pumunta ka na dito. Magwawala talaga ako pag naunsya mo yung lakad ko. Jade, baka pwedeng pass muna ako kay kuya ngayon. Importante yung racket ko ngayon eh. Pangkain ko na to ng isang buwan. Ah, ganun. Pwes yung lakad ko, pangkain ko ng buong taon. Pag sinuwerte, baka buong buhay ko pa. Kaya utang na loob, ate. Ikaw na dito kay kuya. Pagod na ako eh. Pagod na pagod? Eh ako, hindi ba ako napapagod? Ate, dali na kasi. O, ganito na lang.
total, sabi mo pang kaya mo na ng buong taon yan lakad mo, di ba? E di partihan mo ako. Share your blessing. Gay, bibigyan kita 300. Dalian mo lang. 300 lang? Loh, kuripot. 400. 1K. Swerte ka? 800. 400. Wag na. Sige na, 500. Halfway dapat. 500, sige na. Mahirap makahagilap ng 500, ha? Hindi rin. O sige, eto. Last na talaga to, ha? 600. 600 o hinding-hindi na kita aabutan kahit kailan. Call. Okay, pupunta na ako. Gano'ng katagal? Mabilis lang. 15 minutes. 15 minutes, ha? Kuya, kain ka lang dyan, ha? Hello? Emong. Dito, Jet? Emong! Uy, musta? Uy, Emong, baka naman pwedeng sumaglit ka kayo nung bird mo. Late na kasi ako sa lakad ko eh. Importante kasi yun. Naku, pasensya na po ha. Paalis na rin po kasi ako. May trabaho po kasi ako ngayon eh. Saglit lang. Hanggang sa dumating lang si Tita Bing mo. Malapit na yun, mga 10 minuto na lang darating na yun. Sige na oh. Late na kasi ako eh. Sorry po talaga, malilate din po ako eh. Pero pwede naman po ako dumaan mamayang hapon. Ilang oras lang naman po yung sideline ko eh. Ngayon na lang oh, please. Kahit abutan na lang kita. Di po talaga pwede eh. Sige, salamat na lang. Ano kaya ito? Eh, total, mabilis lang naman si ate. Kuya, okay ka lang ba maiwan sandali? Ayo. Ilang minuto lang naman. Parating na si Ate Bing. Malalit na kasi ako dun sa ka-meeting ko eh. Mga incheck yun eh. Nakakahiya. Kain ka lang dyan. Tapos si Ate Bing na bahala maglinis niyan. Sige na kuya, parating na si Ate Bing. Antay ka lang ha. Kailangan ko na kasi talaga umalis eh. Thank you kuya. Bawi ako. Kapagod tong araw na to. Ay, sakit ng katawan ko. Buti na lang malapit na ako sa amin. Ano yun? Sinong Bert ba yun? Sinong Bert nga? Nungbert? Asan ka? Nungbert? Ha? Ano ginagawa niyo dito sa sahig? Diyos ko, bakit puro bubog dito? Asan si Tabing? Si Tujet? Asan sila? Nungbert, sino kasama niyo? Sugat-sugat na kayo. Hindi ka dito, Nungbert. Kapit ka sa akin. Hawa ka. Aray! Nungbert, ba't mo ako tinulak? Liga na po! Ah! Nung Bert, huwag po kayong pumiglas! Tama na po! Lalo po kayong masusugatan! Aray ko! Nung Bert! Emong? Kuya! Kuya Koy! Si Nung Bert! Kuya! Ano ba ginagawa mo? Umawa ka nga sa akin, bubuhatin kita! Kuya, huwag ka na lumaban! Kita mo nga nagkalat na yung bubog eh! Emong! Tawagin mo nga si Ate Bing! Wala po sila eh! Kahit si Kuya Jet? Ewan ko po, wala pong ibang tao dito eh! Kuya, ano ba sinasabi mo? Kuya, tama na! Huy, tama na! Kumapit ka sa akin! Tumigil ka, nakakapiglas! Kuya,
Hindi, hindi! Nandito ako! Nandito ako! Kuya, hindi! Hindi! Nandito ako! Kuya, nandito ako! Nandito ako, kuya! Kuya, kuya, si Coco ito! Kuya, dahil kilala mo ako! Kuya, si Coco ito! Hindi kita iiwan! Nandito lang ako, kuya! Akong bahala sa'yo! Kuya! Kuya, huy! Akong bahala sa'yo, kuya! Kasama mo ako, kuya! Nandito ako, kuya! Tama na, tama na! Tana! Tana, kuya! Shhh! Shhh! Kuya! 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 Kuya, si Coco ito! May kasama ka na, okay? Hindi ka na mag-iisa! Kuya! Kuya, tama na! Kumapit ka sa akin! Dali! Hindi kita bibitawan! Hindi kita bibitawan, kuya! Kuya, nandito ako! Kuya! Popoy at Bettina, nervous breakdown daw ang nangyari kay Bert. Sino nga naman ang hindi aatakihin sa sitwasyon niya? Masakit ang buong katawan, iniwanan ng asawa, at pinagpapasapasahan ng mga nagbabantay. Tila walang gustong mag-alaga sa kanya. Siya na nag-alaga sa mga kapatid niya halos buong buhay niya. Siya na nagtawid ng dalawang pamilya. Siya na kahit labag sa loob ay pinili pa ring magbigay. Ang daming nagsasabi na pamilya ang pinaka-importante sa lahat. Nawala na ang lahat, mawala na ang lahat, huwag lang ang pamilya. Pero sa tingin ko ay pampabango lang yun ng salitang pamilya. Kasi ang totoo, marami dyan ang magkapamilyang malayo ang loob sa isa't isa. Hindi nag-uusap, ayaw makipag-usap, ayos lang na lumipas ang panahon na hindi nagsasabihan ng sama ng loob. Ito ang isang realidad na kailangan nating tanggapin, Popoy at Bettina. Ang pamilya ay parang katulad din ng ibang relasyon. Pwedeng maging toxic, pwedeng nakakasakal, pwede rin nakakaduwal. Nakakalungkot man aminin pero marami sa ating magkakadugo. Pero hindi pamilya ang turingan. Gaya halimbawa ng kwentong ito, ipinanganak silang magkakapatid pero hindi ibig sabihin noon ay automatic na mahal nila ang isa't isa. Kaya nga hindi nila magawang maalagaan si Bert ay dahil hindi nila ito mahal. Mahirap magpakahirap para sa taong hindi mo naman mahal. Dati siguro, mahal nila ang isa't isa, pero nagbago ang lahat nang sumabak na sila sa kani-kanyang totoong buhay. Ngayon, mas mahal na nila ang mga sarili nila. Nasabi ko yon dahil iniwan na nila kay Kokoy ang responsibilidad ng pag-aalaga kay Bert. Mag-aabot na lang daw sila ng pera, pangkain, at panggamot. O diba? Ang galing.
Nung nakahanap sila ng pagkakataong tumakas ay sinunggaban agad nila. Binaliwala nila ang mga tulong na ginawa sa kanila ni Bert. Madali na lamang para sa kanila dahil hindi nila mahal ang kapatid nila. Eh si Kokoy kaya? Ako kaya? Mahal ko ba si Kuya Bert? Sa totoo lang, Popoy at Bettina, hindi ko sigurado. Ako ang nagbabantay sa kanya ngayon. Pero kung may pagkakataong makaalis, ay gagawin ko rin. Kung meron lang sana akong mapag-iiwanan kay Kuya Bert, ayoko ring manatili sa ganitong klase ng sitwasyon. Popoy at Bettina, marami dyan ang panigurado ay maiinis sa amin. Marami dyan ang magdudunong-dunungan tungkol sa usapang pamilya. Wala naman kasi sila sa sitwasyon namin kaya hindi nila maintindihan ang nararamdaman naming magkakapatid. Ang punto ko lang naman, eh huwag niyong kapitan ang isang tao porket kadugunin niyo. Kapag sobra na, kapag nakakasakit na, kapag nakakasira na ng buhay, ay bitiwan niyo na. Kung wala namang mabuting ambag sa buhay mo, ay mag-isip-isip ka na. Baka mas mahanap mo pa ang tamang pamilya mula sa hindi mo naman talaga kadugo. Hanggang dito na lamang ang kwento ko, Popoy at Bettina. Salamat at handa pa rin kayong pakinggan ang mga kwento o hinaing namin. Maraming salamat sa oras at pagkakataon na ibinibigay ninyo, lalo na sa mga katulad naming wala naman masyadong ambag sa mundo. Mag-iingat po kayo palagi. Lubos na gumagalang, Kokoy. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Ambag. Mga kapamilya, oras na natin, 16 minutes before 3 p.m., 2:44, isa sa mga medyo mahaba nating kwento, diba, na i-feature dito sa Dear M.O.R. Pero syempre, oo, yung mga detalye, diba, ng magkakapatid na ito ay kakaiba naman talaga. Diba, kayo ba ay nakarelate sa ating kwento? Bahagya siguro. Baka may isa, may dalawang miyembro ng pamilya na nakikita ninyo o ikaw mismo nakikita mo ang sarili mo. Diba, na pagdating talaga sa mga responsibilidad, nagkakanya-kanyang lakad na tayo. Nagtuturuan na. Diba, nagtuturuan, merong mga napapagod at merong mga hindi inaasahan na nandiyan. Diba? Aalalay. Diba? At yun nga ang ipinakita ng kwentong ito. Alam na natin kung sino ang letter sender, si Kokoy. Kumbaga yung pinakamalala pa. Okay, siya pala ang sumulat sa atin. Yung pinakamalala pa ang naging sitwasyon dahil nga sa nag-addict. At para bang walang kadire-direksyon na sa buhay. Pero sa bandang huli, diba? Ito ay lesson para rin sa kanya. Diba? At kumbaga isang napakalaking pagsubok na panindigan, na alagaan mo naman ang iyong kapatid. Pero no, nag-raise ng maraming question, diba? At maraming issue tungkol dun sa tinatawag nating pamilya. Ang kwentong ito nila Bert, Bing, Jet at Kokoy. Diba ikaw, kapamilya, kumusta ba ang pakikitungo mo sa mga kapatid? Kumusta ba ang pakikitungo mo sa mga magulang mo? Yan, isa yan sa mga ano, no? Isa yan siguro sa mga hindi natin natatanong sa ating mga sarili. Ano nga ba ang ambag mo? Diba? Ikaw ba ay nakukonsensya ngayon dahil sa hindi mo na alalayan ang mga magulang mo na medyo mahihina na? Diba? Ako medyo, sabi ko nga, para may guilt feeling sa akin na yung tatay ko ay parang hindi ko nabibigyan ng sapat na oras, ng panahon. Diba? Nandiyan lang, andito lang rin naman ako. Iniisip mo na meron ka rin pamilya na inaasikaso, meron ka nga inaatupag, but then again,
sabi ko nga, sa tingin ko naman na ibibigay ko. Diba? Hindi ko naman masagot sa ngayon. Pero sabi ko nga, I will spend more time, diba? As much as possible. Diba? Dahil dito sa naging takbo ng kwento nila Bert, Bing, Jet at Kokoy before it's too late. Diba? Na parang tinulungan ka ng at lahat, inalalayan ka, ginabayan ka, pinrotektahan ka ng isang tao. Dito nga ay sa pamagitan ni Kuya Bert. Pero ang iginanti mo ay yung pagtakas pa at pagmamatigas. Oo, tumutulong ka nga pero, I mean, sabi ko nga, iba yung pagtulong na may aabot kang pera. Yes, siguro mga pambili ng mga gamit pero iba pa rin yung presensya mo. Iba pa rin yung nakakausap mo, yung tinutulungan mo. After all, ito naman lagi ang sinasabi natin, tayong lahat ay magkakapamilya. Kaya naman ikaw, kung sakaling napapabilang ka doon sa pamilya na alam talaga yan nila yung essence ng pagiging isang pamilya, 'di ba? Na through thick and thin, 'di ba? Sa hirap at sa ginhawa ay magkakasama kayo, 'di ba? At hindi pababayaan ang isa't isa, maswerte ka. Kahit pa sabihin mong ikaw yung napapagalitan, napapagsabihan, paminsan-minsan, ibig sabihin lang noon, sabi ko nga sa mga anak ko, no, kapag ka napapagalitan kayo, huwag sasamaan loob ninyo. Ang ibig sabihin lang noon, sila na nga ang sumasagot, may mali po kaming nagawa. Diba? May mali kaming nagawa. At bakit kayo pinapagalitan? Bakit itinatama yung mga mali ninyo? Natural, obviously. Diba? Para maging tama. Diba? Para mapunta ka rin sa tamang landas. Pero ang masakit nga, no, eh hindi lahat ng ating ininvest. Kung iisipin natin itong si Kuya Bert, 'di ba? Ay nung may nangyari sa kanya, akala natin magbabago na si Bing. Akala natin magbabago na si Jet. Ang hindi natin inaasahang magbabago yung pinaka lumayo pa, yung pinaka lumayas, itong si Kokoy. 'Di ba? Na kahit papaano, hindi pa kahit naman siya sinabi niya, hindi ko alam, siguro kung may pagkakataon din akong iwanan na si Kuya Bert, iiwan ko na rin, medyo malayo ang loob nila. 'Di ba? Kaya kayo kung very close kayo as a family, 'di ba, nakakapag-usap kayo, nakakapagkwentuhan kayo, may tampuhan pero pinipili ninyong ayusin ang mga hindi pagkakaunawaan, swerte pa rin kayo sa inyong pamilya. Ganyan naman sa pamilya, hindi naman palaging masaya, hindi naman palaging kumbaga sabay-sabay kayo, sama-sama na sinasalubong at sinusolusyonan yung mga problema. Nung meron ka, lahat sila nakadikit sa iyo. 'Di ba? Remember si Bert ay nilalapitan palagi ng sugarol na kapatid niyang si Jet, 'di ba? Para lokohin, para utuin. Ayun, ganun din si Kokoy, 'di ba? Na sinisi pa itong si Bert dahil siya raw ang nagbibigay ng pandroga sa kanya, pansuporta sa bisyo, 'di ba? Si Bert naman ay nagbagandang loob lang. Si Bing, 'di ba? Nandiyan na nga tinutulungan na pero nakikipagtalakan pa doon sa asawa ni Bert at meron pa ring masasabi sa Kuya Bert niya. 'Di ba? Yun ang mga hindi na natin makokontrol. Pero makokontrol natin ang ating mga sarili katulad ni Kuya Bert. 'Di ba? To keep on going. 'Di ba? Kung tutulong tayo at i-express natin ang pagsuporta sa isang kapamilya natin, sa dalawa, sa tatlong kapamilya natin makukulit, kung may kakayanan ka, go ahead. Sa tingin ko, yun ang aral na itinuturo sa atin dito. Diba na gawin mo lang kung ano yung sa tingin mong tama. Diba? Kahit pa nga hindi nila ibalik sa'yo yung mga pabor, napakaraming pabor at pag-aalaga, pagmamahal, pag-aaruga na ibinigay mo sa kanila, kahit hindi na nila isoli yun. Basta ikaw, nagawa mo yung parte mo. Diba? Kahit pa paano, tinuring mong mga pamilya itong mga taong ito. Wala nang sumbatan. Wala nang sumbatan. Hanggang dun lang sila. Hanggang dun lang ang nauunawaan nila. Hanggang dun lang ang nararamdaman nila. Diba? We just have to stop expecting for more. Diba? Mula sa mga tao na hindi naka-appreciate sa'yo. Yun lang yun eh. We can only take control of ourselves. Diba? Hindi natin pwedeng kontrolin kung ano man ang iisipin, kung ano man ang igaganti sa atin ng mga taong tutulungan natin, kahit pa nga sila ay yung mga tinatawag nating kapamilya. Diba? Mga pamilya mong tunay, mga kadugo mo. Diba? There's just no guarantee. Basta ikaw, nagawa mo yung parte mo, sa ganang kaya mo, you're good. Okay lang yan. Diba? Tuloy lang
sa buhay. You did a good job. Mga kapamilya, oras natin eksaktong alas 3 ng hapon. Maraming maraming salamat po ano sa pagsama sa akin sa kwentong ito ni Kokoy. At sana nga, Kokoy, ay huwag mong pabayaan si Kuya Bert mo. At sana ay tigilan mo na rin yung pagdodroga mo ano, at nang mas matutukan mo pa sa si Kuya Bert. At syempre, sana makatulong rin si Nabing at Jet. Ma-realize nyo before it's too late. Diba? Ang importansya at ang kahalagahan ng pagtuturingan bilang isang tunay na pamilya. Nakasama nyo nga po ang inyong lingkod. Ako po si DJ PDJ Popoy. That's my Gua Popoy mula dito sa Marikina City, Metro Manila. Mga kapamilya, ang aming pong paalaala, stay safe, stay healthy, at kahit ano nga po ang mangyari, mga ka-family, please stay happy.